Bahay sa Batangas City, sinunog ng lalaking kinupkop ng may-ari. May-ari ng bahay, binuhusan ng gas ng suspect. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Takot pa rin ang nararamdaman ng 41 anyos na si Josie, hindi tunay na pangalan, matapos ang nangyaring panununog sa kanilang bahay sa sityo Silangan, Barangay Kumintang Ibaba sa Batangas City. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, nakasabayan pa nila sa paglalakad ang suspect na si Samuel de Ocampo na may bitbit na plastic container. Patungo raw ang suspect sa direksyon ng bahay ni na Josie. Nakasabay po kasi namin siya lumakad eh. Tapos sabi sa amin, pagdating daw po namin sa bahay, magtago na kami at magsara ng pinto. Nagulat na lang kami, ma'am, nagsiglab ng bahay nila. Kuwento ni Josie, nasa loob siya ng kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Eh, parang may narinig po ako na parang sumiglab or parang putok. Naghakbang po ako sa pinto. Nakita ko po si Samuel papalapit sa akin, sabay na buhos ng gasolina sa akin. Eh, pumasok po sa tinga ko. Nakatingala ako, yun pala sunog na po, ma'am, ang bahay namin. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay ni Josie para apulahin ang apoy. Habang ang suspect agad daw na tumakbo, naiwan nito ang bit-bit na plastic container at lighter. Ayon kay Josie, ang suspect na si Samuel, pinatuloy nila sa kanilang tahanan noong nakaraang buwan. Katrabaho siya ng kanyang asawa na isa rin construction worker. Nakiusap raw siya na makikituloy muna dahil sa kakulangan ng pera. Sa imbestigasyon ng pulisya, posibleng matinding galit ang nag-udyok sa suspect para sunugin ang bahay ni na Josie. Nawalan kasi siya ng trabaho at ang itinuturong dahilan, ang asawa ng biktima. Accordingly, ang dahilan po sa ayon sa aming pagtatanong ay may sama ng loob itong ating suspect dito sa biktima dahil sa trabaho. Pagkatapos niya po kasi nga sa gawa yung kanyang krimen, tumakas po agad siya ng agad. Nasa kustodiya na ng Bureau of Fire ang mga ebidensya na ginamit ng suspect sa panununog at nakatakdang ipadala sa Fire Arson Laboratory para sa investigasyon. Amoy gasolina siya eh. Sa ngayon po ay naninirahan sila sa kapitbahay kasi hindi pa ho natin pwedeng ipagalaw yung ating parsin. Kasalukuyan na ring pinaghahanap ng pulisya ang suspect sa panununog ng bahay sa Barangay Kumintang Ibaba. Paalala naman ng mga otoridad. Bago po tayo mag-entertain ng tao sa ating tahanan, siguraduhin muna po natin ang pagkatao nito. At hindi po masama ang tumulong pero pipili po tayo ng dapat tulungan. Pero sila po naman ay aking pinapayuhan. Hindi rin naman tagamuwalaan sila ng petisyon para huwag nang parating makatira din o makatigil. Hindi naman nila kung sinunod, kaya siguro umabot sa gayang problema. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.